Hello guys, welcome back again sa ating YouTube channel, no? The Action Man. Una sa lahat, mega love shoutout po sa lahat ng mga kakamping ka at mga hindi man mga kakamping. Kung interesado ka sa videong ito, patapusin mo na hanggang dulo at huwag nyo nang kalimutan na i-like at i-share ang ating video para malaman naman ang ilan sa ating mga kababayan na nagtutulog-tulugan sa katotohanan. So muli naman nagbabalik ang nag-iisa niyong host na si The Action Man para magbigay ng komentaryo at reaction sa mga mainit ng issue ng bayan. So ito ho mga ka-action, mga ka-camping clone, may gusto lang ho ako na i-share po sa inyo. Ito po ay paghamon. Uy, may nagaganap na hamunan na ngayon. Mukha yatang tuluyan itong magkakainitan ang pagitan ng Romualdez versus Marcos versus Duterte ho, mga ka-action. No? Hindi po ito pero mukhang ano po to, masyadong serious po ito mga ka-action, mga ka-camping clone. Ganito na po tayo ngayon mga ka-action, ang mga namumuno na ang nagpapasaway sa masang Pilipino. Kasi alam naman po natin mga ka-action, kahapon po ay ano nga po, nagkaroon ng prayer rally doon sa Davao na kung saan ito si Basti Duterte ho mga ka-action, may mga patutsada po ito tungkol kay sa mga nakaupo mga ka-action. At ang ama naman na si dating Pangulong Duterte, nagbitaw din ng mga salita na mga medyo nakakapagtataka. Kasi nga po, pinalatangan si Mr. President Bongbong Marcos na may presidente daw tayo na adik. At bangag na bangag daw ito ho mga ka-action, ngunit tinanggihan po yan o mariing na itinanggi ng PIDEA. At ayon sa ano ng PIDEA, mula noong 2022, wala daw sa watchlist si Mr. President Bongbong Marcos. Ang tanong po natin, sino naman kaya ang magtatanggol sa paratang ni dating President Duterte dito kay Mr. President Bongbong Marcos? Dahil ayon naman sa record ng PIDEA, wala naman daw sa watchlist ito si Mr. President Bongbong Marcos. So ito nga po mga ka-action, pakinggan po natin ang pahayag dito ni Martin Romualdez na kung saan hinamon ang mag-amang Duterte. Ito na po. Masaya po ito mga ka-action. Rosalie, ano ang detalye ng pahayag ni Speaker Romualdez laban sa pamilya Duterte? Ella, masyadong maaga ang ginagawang pagpapabagsak sa administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Ito ang binigyang diin ni House Speaker Martin Romualdez sa mga maanghang na pahayag ni na dating Pangulong Rodrigo Duterte at Davao City Mayor Sebastian Duterte laban sa pinsang si PBBM. Gayet nito, patunayan ang mga alegasyon laban sa Pangulo at maglabas ng ebidensya sa mga akusasyon ng mag-ama. Pakinggan natin ang pahayag ng House Speaker. So, unless we have proof na yung mga alegasyon ninyo na kung bakit nananawag ka dyan sa aking malapusin President Ferdinand R. Marcos na buo ba sa pwesto, sana mag-isip-isip muna kayo, at ilabas mo yung mga prueba kasi alam natin hindi totoo yung mga sinasabi ninyo. Walang katotohanan yan. Di ba? Dagdag pa ng liderato ng Kamara, tigilan na ang pangluloko sa taong bayan at igalang ng pamilyang Duterte ang presidente ng Pilipinas. Pinagbibitiw sa pwesto ni Mayor Baste si PBBM samantalang inaakusahan naman na nakatatandang Duterte ang Pangulo na nasa narco list ng Philippine Drug Enforcement Agency o PIDEA. Sa uli, ipinahayag ni Speaker Romualdez na harapin na lang ng dating presidente ang mga nilabag nitong batas nang nakaupo pa itong Pangulo ng Pilipinas. Baka meron kayong mga concerns or issues na kailangang iharap mo yung batas na baka na ilabag mo yun sa administrasyon mo. Pero tigilan mo na lang yan kasi yung Pilipinas nagtatrabaho ng maigi at nakikita ng buong mundo na kakaisa na ang Pilipinas. Kung kayo lang dyan sa Davao ay gumagawa na lang ng mga istorya. Balik sa'yo, Ella. So yun na ho mga ka-action, mga ka-kapink, no? Narinig na po natin ang naging statement ni Martin Romualdez dito sa mag-amang Duterte ho mga ka-action.
So totoo naman po ang kanyang sinasabi. Kung may mga ebidensya po kayo, patunayan nyo po sa masang Pilipino nang sa ganon maging totoo po ang inyong mga patutsada dito kay Mr. President Bongbong Marcos. Alam nyo kasi mga ka-aksyon, nakakalungkot po ito at malaki po itong epekto sa bansang Pilipinas. Nakakalungkot po ito dahil sila-sila mismo na mga opisyalis ay nag-aaway-away at hindi nga po nagkakaintindihan, di ba? Malaki po itong epekto sa bansang Pilipinas dahil ano na lang po ang masasabi ng ibang lahi na ganito pala ang sitwasyon, na ganito pala ang mga namumuno sa gobyernong Pilipinas ho natin na sila-sila mismo hindi nagkakaunawaan, no? Dapat nga po sana ang tuunan nila ng pansin ang kahirapan na talamak dito sa ating bansang Pilipinas. Pero ano po ang ginagawa nila? Ano po ang inuunahan nila? Ano po ang kanilang mga priority, no? Nakakahiya po kasi ito sa part ni Mr. President Bongbong Marcos na paratangan siya na siya ay isang addict na hindi naman totoo. Pero kung totoo man ito, kailangan muna mag-present ng ebidensya. Ito si dating President Bongbong, Duterte ho mga kaaksyon laban sa kanyang paratang dito kay Mr. President Bongbong Marcos. Kasi nakakahiya po ito mga kaaksyon. Iwan ko kung anong maging sagot nito ni Mr. President Bongbong Marcos. Alam po natin na sasagot at sasagot dito si Mr. President Bongbong Marcos dahil malaking kahihiyan niya po ito sa side niya po mga kaaksyon. Kaya ipagdasal lang po natin na sana maging maayos ang lahat sa pagitan ng mga kabila-kabilang kubol na mag-ayos-ayos na po sila at ayusin na po nila kung paano nila maibsan ang kahirapan dito sa Pilipinas. So yun lang po muna ang aking ma-update sa inyo mga kaaksyon, mga kakampeng. Maraming salamat po sa ating mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Ako po ang inyong lingkod si The Action Man. Have a good day everyone.